Hello guys, welcome back to my channel and this is MJ. If bago lang sa aking channel, hit the subscribe button and don't forget to click the thumbs up pag gusto niyo itong video na to. Guys, so for this video guys, ang daming nagtatanong sa akin. Sa mga DMs ko from Facebook. From sa Instagram guys, and ang aking Facebook and Instagram. Ang daming nagtatanong dahil sa video ko na yung paano mag-apply or video ko about sa sweldo ko sa Thailand and yung mga jobs, hindi man jobs here in Thailand guys. So ang daming nagtatanong na paano po mo mag-apply dyan sa Thailand? Paano po mo yung teacher? Paano po mo ganito? Ganyan. Guys, ayan. If you are interested, just keep on watching. Guys, so let's start. So meron tayong 3 process kung paano mag-apply dito sa Thailand. First is yung walk-in dito sa Thailand, which is quite risky, and online application, which is not sure ka kasi din guys, kasi magda-direct ka sa school or magda-direct ka na mag-email ka. Kasi init ng lights ko eh. And yun. Yung second is online application. Pwede kayong mag-search through online. Dito, mga links na to. Ayan. Mga links na yan. And then, third is yung agency from the Philippines or agency na talaga nasa sa Pinas. So, which is okay. So, first natin tatalakayin yung walk-in dito. So, pag walk-in dito guys, so syempre, alis ka ng Pilipinas na tourist ka. So, which is quite risky kasi ng immigration. Syempre, tatalakayin ka ng immigration. Anong gawin sa Thailand? Mag-ano ka doon? Mag-hero ka ba? Chot lang. Ayan. So, diba? So, pag sinabi mong, ano ka? Pag sinabi mong, Magtrabaho ka, syempre uploaded. Syempre uploaded ka. Kasi wala ka namang dokumento, bakit ka magtrabaho doon? Illegal yun. So, yun guys. Pero, pag minsan, for example, mga may kaanak ka dito, or may mga, may pamilya ka lang dito, kasi meron ako mga kilala dito na family talaga sila. So, yung parents nila, or, yes, yung parents nila, dito na nag-work, as a teacher or engineer dito, tapos inimitahan yung mga anak nila, and then syempre yung mga anak nila may mga trabaho ay mga nakatapos na trabaho, so nakapag-apply sila dito. Pero yung mga anak din dito kayo, or example may mga tito, tita na nandito na, so gusto nyo magstay dito for vacation. Kasi yung purpose ng bakasyon, uwi yan sa ano eh, sa pag-a-apply eh, di ba? Paano mo sabi? Ayan, yun guys, yun yung medyo quite risky lang siya. Yes, quite risky talaga. Hindi siya quiet. Parang risky talaga siya guys. Ayan, pag-anon yung sistema. And then, yung second guys, yung online application, which is sa mga online jobs or online website ka mag-a-apply. So, which is medyo okay, parang 50-50. 50-50 siya kasi hindi mo naman masigurado pag yung in-applyan mo illegit talaga na nagkukuha ng teachers from Philippines, kasi sometimes may hingi sila parang ganito reservation ng slot mo, hingi sila ng pera sa'yo, which is experience ng mga friends ko din. So, kaya medyo quite risky yung mga online na application, pero make it sure na kailangan naman, make it sure na yung applyan mo legit naman siya guys. Ayan. Next is yung third is yung agency na nasa Pinas na talaga, hindi sila yung mag-process ng papers mo. Like for example, yung mga visas, yung mga working visas mo or non-immigrant from dito na school or from owner na isang school, isa lang yung mag-process sa'yo para sila yung kukuha sa'yo from the Philippines para legal talaga kang aalis ng Pilipinas. Kasi pag legal kang aalis ng Pilipinas, wala nang daming tanong pa sa immigration. And then guys, next is yung pag nandito na kayo, if ever na dumating kayo dito as tourist at nakapagtrabaho kayo dito sa Thailand, ito yung mga dapat niyong gagawin. Kasi guys, ka dito, 30 days lang yung allowed na pagsistay mo dito sa Thailand. Which is, kailangan mo makahanap ng trabaho or which is mag-extend ka ng visa mo or ng tourist visa mo or nandi na ba. So, yun guys. So, pag dito na, pag lumampas ka na sa isang buwan or within that month, dapat nakapag-extend ka ng visa mo guys. Kasi
pag hindi ka na mag-extend, mayroong fine na malaki, malaking fine sa'yo ng immigration, kaya dapat talaga mag-exit ka or other country ka, tsaka mabalik ka na lang dito. Pwede din punta ka ng ibang bansa and then balik ka rin dito para bigyan ka na other 30 days na pag-stay dito if hindi ka pa nakakuha ng trabaho. Next, guys, is if nakakuha ka naman ng non-immigrant na visa, and guys, first step na yan siya para makakuha ka ng trabaho or I mean working visa. So, yung step, guys, is yung non-immigration na visa, and then next step niyan is CRUSAPA, which is yung CRUSAPA. Yung CRU kasi, guys, parang teacher yan siya, parang teacher na yun, parang kuha doon ng certificate, and then yung police clearance nyo, guys. Then, mura rin yung police clearance. And then, last is yung working permit nyo. Ayun, guys. Pag nakuha na kayo ng working permit nyo, mag-extend kayo ng visa sa immigration nyo kung saan kayong lugar or province ng isang year. At saka, free na kayo at legal na kayo dito sa Thailand, guys. Ayun. So, I hope natulungan ko kayo sa aking vlog for this day. And if you like this video, just hit the thumbs up and just comment down below any questions that you are going to ask na concerns about Thailand. And guys, so thank you so much for watching my vlog and hope to see you soon. Bye-bye.